Yun tayo itong board. Dinala sa atin isang technician din. So sabi daw niya may short daw dito. Short yung SMD daw dito. Yan. So pinalitan niya yung kapasitor dyan. Okay, pinalitan niya. Tapos ayaw pa rin daw gumana. So titingnan natin kung mapapagana natin to. So yung dinala niya ay ito lang, power supply lang niya, tapos yung main board. So hindi din niya dinala yung control. Okay, hanap muna tayo ng control. So ito, may hinahanap tayong control. So try natin ito. Okay. So tingnan natin kung ano talaga ang issue ng unit niya. Okay, so nilagyan na natin siya ng socket. Ano? DC cord. Nasaksak natin, titingnan natin kung ano problema ng unit niya. Yan, nasaksak na natin siya. So mapapansin nyo ay wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw. So kung walang ilaw, check natin kung mayroon tayong supply na makukuha. Okay. So body ground lang tayo. Body ground or pinaka ground din natin yan, lahat ng mga metal dito ground natin yan. Okay, so tingnan natin kung may supply. So meron tayong 12, ano? So sunod natin gagawin, check natin yung supply ng program. So ito program natin, check natin yan kung ilang volts yung supply natin dyan. Okay, dapat may magsukat tayo dito na 3.3. so meron tayong 3.3. Yan o, 3.3. So, ibig sabihin, buo yung 3.3 natin. Check natin ito kung ano ito. So, mayroon din dito 3.3. Tapos, mapapansin nyo, mayroon ditong regulator na 1118. So, ang input nito ay 5 volts. Yan, in niya. Tapos, yung out nito ay 3.3. Yung dalawang pin dito, 3.3 yan. Tapos, yung dalawang pin din sa dulo ay 1.8. So, mapapansin nyo, wala siyang supply. No, hindi siya nagkaroon ng 1.8. Okay. So, may isang coil pa rito. So, kung ang supply natin ay 3.3, tapos, may 3.3 din dito, may 1.8 din dito na wala pang supply. So, ang missing na supply natin dito ay 1.2. So may isang coil dito, check natin kung ano supply nito. So 5 volts ito. So yung isang coil dito, 5 volts. Tapos yung isang coil dito, walang supply. Yun o, wala siya. No? So ito yung sabi niyang may sira daw. Okay, sum lang natin. So itong coil na to, itong sabi niyang yung circuit dito, yun yung may sira. May short daw na SMD na kapasitor. So, nagpalit na siya ng SMD na kapasitor. So, ang input ng regulator na 6-pin na ito ay 12 volts. Yan o. Tapos, yung out nito dapat ay 1.2 or 1.1 volts. So, wala siyang output. No? May input siya, pero wala siyang output na 1.2 or 1.1 volts. So, try natin. Pag ganito problema, kung wala naman kayong mahanap na IC na ganito, pwede naman i-convert sa ibang regulator ito. Basta kailangan lang ng supply na 1.1 or 1.2. So hahanap tayo, i-convert na natin ito. Try natin kung mapapagana natin yung unit. Okay, so gagawin natin, magka-cut tayo ng ito, 1.2 volts ito. So, kukunin natin yung circuit na yan. Try natin kung mapapagana natin siya. No? So, kakat natin ito. Titingnan natin kung makuha natin ng tama yung circuit ng 1.1 nito. So yung positive natin yan, itong side na to yung positive, tapos itong side na to yung negative.
tapos yung out natin dito sa coil. Okay. So maglalagay lang tayo ng wire. Ang input nito ay 5 volts. So ito yung negative natin. Yun, negative yun. Tapos ito naman yung positive natin. 5 volts ito. Nakaktap dito sa supply din ng 1118 natin. So yung 5 na yan, nang gagaling yan dito sa regulator din natin. Ano? So kadalasan ito na yung sirkuito na nakadesign. Lahat ng supply ng 118 natin saka ng 1.1 or 1.2 natin ay nanggagaling sa 5 volts. So kaya lang yung board na ito naka-design, yung 1.2 nito or 1.1 nito ay nanggagaling sa 12 volts. So medyo mahirap sa i-repair kasi masyado mataas yung pinanggalingan niya. So pwede dito back converter. Pero kung wala kang back converter, pwede mo gawin to yung ginawa natin. Maghanap tayo ng regulator na 1.2 or 1.1, tapos kinat natin. So try natin, tingnan natin kung may makuha tayo dyan na supply. Ano? Kasi nga, kailangan natin ng regulator na 1.2. Okay, so check natin. Ito may input tayong 5 volts dyan. Okay, so dapat may out tayo dito na 1.1. So yun, no? Nakuha natin yung circuit ng 1.1 niya, no? So pwede natin i-tap yan dito. Titingnan natin kung magpapailaw natin yung display nun, yung standby niya. Yun, no? 1.1. Okay, bunot muna natin. Tapos maglalagay tayo ng wire papunta rito sa tinanggalan natin ng coil na. Tapos itatap yan natin dito sa coil din natin dyan. So ganun lang, pwede kayo maghanap ng mga regulator sa mga pinaglumaan na board. Kung mayroon kayong stock na pinaglumaan na board, pag wala, back converter mas maigi na rin. Saka mas madali i-set up yung back converter. Okay, dito, tap natin dito. Yan. So nakatap na yan. Okay. So tingnan natin ngayon kung iilaw ito. Dapat umilaw yan pag sinaksak natin, ano? Kasi nagkaroon na siya ng 1.1. Kaya saksak ko. Yun, no? Umilaw na siya, no? Kita ba? Umilaw na. Umilaw na siya. Ibig sabihin, gumana. Uto-on pa pala siya, no? Pusa siyang mag-on. Okay, check natin yung supply natin kung stable. Okay, 1.1 siya. Check natin yung 1.8 natin. Okay, meron. 3.3. Okay, mayroon. So ito kanina 3.3 din ito. So kumpleto na supply natin. At check natin yung supply ng panel natin. So mayroon tayong masusukat na 5 volts. So ibig sabihin yung panel nito or yung LCD na ginamit dito, yung supply nun ay 5 volts lang. Okay, so okay na siya, umaandar na siya. So ito lang talaga ang kulang na supply niya, no? Yung 1.1 niya. So stable pa rin siya. So nakuha natin yung circuit na ito sa ibang board. Buti na cut natin ng maayos. Minsan kasi may missing circuit na makat na, minsan hindi lalabas yung 1.1 niyan. Pero yung cutting natin ay pumasok, ano. So pwede na ito. Babalutin na lang natin to para hindi mag-short. Ayan, tapos ito na yung isasama natin dito. So pwede na yan kaysa back converter. Medyo mas mataas ang back converter kaysa mga DIY na regulator. Okay, so yan na, yan ang connection natin. Okay, so yung white natin, yan yung ground niya. Ito 5 volts natin, papasok yan dito sa input natin. Ito 5 volts natin, ground yung white. Ito yung out natin, 1.1. Okay, so tinap natin dito. So makikita nyo, tinanggal natin yung coil dito. So ito yung input ng coil, ito yung out niya.
So ito yung papunta sa load side natin. Ito naman ang gagaling sa 6-pin na regulator. So wala tayo. Wala tayo niyan. Kaya tinanggal na natin siya, no? Pinondim na natin 'yan. So kinonvert na lang natin. Okay na siya. 'Yun, no? Naka-power on na siya. Yeah, okay. Okay, so ito na. So napalot na natin 'to. Okay na 'yan. So try natin ulit. Tingnan natin kung iilaw na siya. Iilaw na siya. Okay. Iilaw na siya. So hanggang dito na lang video natin. Sa susunod ulit natin na video.